Tiyari. Gabing-gabi ng ingi-ingi ko. Mag-11 na pala, guys. Ayan. Sorry. Nakairabay. So, guys, it's me again. It's your Christian babe. Ayan. Ang isa pong maingay na BL Reactor! So, guys, for today's video, gagawa na lang po tayo ng another reaction. Ayan. So, isa sa mga series na ginawa ng aking kaibigan. Ayan. Yung aking kaibigan na mas mataba sa akin. You know what I'm saying? Pag siya yung katabi ko sa screen, payat ako. I'm sexy. Drink your water, bitch. Taray! So, alam niyo na, guys. Ayan, ganyan talaga kami mga kaibigan. Oh, nag-o-okrayan. So, dito man lang sa reaction video ko, makaganti-ganti man lang din ako sa kaibigan kong to. Di ba? Di ba? So, guys, hindi disclaimer pala, hindi pala to reaction video. Oo. Ito pala ay pang-o-cry. Oo, pang-o-cry na naman ang gagawin natin sa series na to. So, kung ano yung tinutukoy ko, guys, eto nga po yung love by... Paano ba? Ano ba ang tamang pronunciation dito talaga? Love by filler? Love by filter? Love by fella? O love by... Fella. Tiyari! So, ito nga po, guys, is under po ng MME Production. O, Marsmart. Marsmart talaga yun, MME na yan. Marsmart Entertainment. Tiyari! Ayan. So, mapapanood niyo po yan, guys, sa YouTube ng aking kaibigan na si Marsmart. And so, please check my description box, guys. Diyan yung po mapapanood. So, please support po. Panoorin niyo po. And of course, don't skip the ads. Ayan. Kung gusto niyo po mapanood yung original video, panoorin niyo po sa YouTube channel niya. So, eto na, guys. At hindi ko na palatagalin. Ayan. So, ready na ba kayo? Samahan akong okrayin ang series na ito. So, ano bang hinihintay natin, guys? So... Ayan na, guys. Si David, ayan. David, tandaan ko yung mga anong pangalan nila. David and Kirk. Yung mga pangalan nila sa series na to. Si Sir Josh. Nako talaga, yung teacher na mukhang ano talaga, mandurukot. No, totoo lang. Jen Montesilio. Ito po yung kaibigan ko na ano, na nag-direct. Hindi nyo kaya. Good morning, bro! Uy, Kirk! May panakaraan pa, ha? Kasi dapat gising ka na. Ay, akala ko, ako na naman gigising sa'yo, eh. Sir, bitin na lang po si... No, I don't want to mute his microphone. I want to hear everything. Bro, pasama ko sa midley. Diniyapin sa akin yung kalaban, bilis. Tingin mo lang ako tinukong kay sir. Diniyapin mo lang ako mapahila doon, sir. Ah! Sir Montesilio, okay na lang. Sir, ano po nangyari sa kapatid ko, sir? Gusto niyo po ba samahan kita, sir? Sige, salamat. Ganito, magsasend ako sa inyo ng location and then magkita tayo doon, okay? As soon as possible. Sige po, sir. Alam mo kung bakit nagkasakit si Kurt? Kasi nung first episode, nakita niyo yung higaan niya, di ba? Hindi masyadong nalabahan. Oo. Dirty. Kaya yan. Nagkasakit si... Kasalanan talaga to ng kama. At saka nung unan. Guys, panoorin. Charing lang, guys. Joke. Charing lang. Tuloy na natin. Aray ko. Sir Kin! Samaris! Mr. Morris, it's been a while since ulit tayo nakita. It's doon ang face-to-face class pa, di ba? Oo nga, sir. Alam mo, ang tagal na rin nang muli natin pagkita. Tama na ang chikahan. May pupuntahan kayong tao na may sakit. Oo. Tapos nagtatawanan pa kayo dyan. Ano yan? Bilisan nyo! Nakakaloko tong dalawang to! Pinapainit niyo yung ulo ko! Nga pala, natawag mo na ba si Kirk? Did he answer? Kamusta na daw siya? Yung nga po sir, hindi po ako sinasagot. I'm just hoping na... Nagmamadali. Okay siya at ligtas.
Sige, ano, tara na ba? Kailan mo ba yung sakay papunta sa kanila? Sir, sundan nyo na lang po kasi medyo hindi po kasi ako ganun ka-unsafe action talaga eh. Ang alam ko po may sakayan po dyan na papunta po kina Kurt. So ano na sir? Tara na? Wait, sa bababaan pa natin may mabibili pa ba tayong pagkain? Sa ganun, makakain na din tayo at mabinado si Kurt ng pagkain. Oo naman sir, meron dun. Dami-dami kainan dun. Sige, tara. Para mas excited si Elijah sa pagkain. Sareng! Kaysa makita yung best friend niya. Shout out po! Ayan sa tindahan! Tiyarek! Ano yung binili? Oh, order natin! Taray! Nakuha pang kumain! Gigigil ako! Inuna pang kumain kaysa yung pupuntahan na may sakit! Nakakaloka tong mga to! Salamat, sir! Nakakaya pero thank you. Ano ka ba? Ala ka naman pagkasasipa kita, estudyante kita. Nga pala, may matanong ako. Gaano na ba katagal magkakilala ni Kirk? Actually sir, ano hindi ko po talaga alam kung paano nag-start yung pagiging magkaibigan namin. Pero since kindergarten pa lang kami, nasa same school, same section na kami hanggang grade school, high school. Kaya siguro, ganun din kami ka-close, na sobra. Ganun pala. Nga pala, may alam ka ba sa situation ni Kurt? Like, sa past, ganun. Kasi, nakita ko naman sa baka yun na masaya siya eh. Kulit pa nga eh. Pero, ramdam ko yung lungkot niya eh. Yung lungkot sa mga mata niya. At alam naman natin na hindi nagsasama ka na diba? May lungkot sa iyong mga mata. Sobrang dami na talaga yung naranasan. At kay bigat ng kanyang nadarama. Ay! Taray! Kanta yun! Hindi mo may isip na... Diyos ko, dyan pa talaga kayo nagkwentuhan! Oo! Siguro ginagawa niya lahat ng parang... Kung binisita niyo na si Kurt! Ano yan? Pero, alam mo yun, nakakalimutan niya yung sarili niya. Kaya nag-promise ako sa sarili ko na kapag kailangan niya ako, lagi ko siya pupuntahan, sasamahan ko siya, tatabihan ko siya. Paano ang tabi? Away lang. Tulad na alin ba? I know I'm not supposed to tell this. Pero, yung parents niya po kasi, namatay po sa isang car accident 3 years ago. Tapos yung ate niya, dahil dun, kailangan pumunta ng abroad para magtrabaho, para masustentan si Kirk. Pero ang alam ko po sir, kapag every time na ina-atake po siya ng sakit niya, may contact person po siya. Bakit yung po pala natanong sir? Wala naman, na-curious lang ako sa inyong dalawa, lalo na kay Kirk. Kasi, ewan, ba't ganun? I mean, matalino naman siya bata, pero yung mga output niya sa school, sa class ko, kuha ko na ngayon. Nga pala, subak mo kayo ulit tawagin si Kirk. Ay, sige po sir, sige. Ang takaw ni sir, naubos na yung pagkain. Oh my god. Ay, oh my god. Hindi ko. Pero new bro. Kumusta ka? Nasaan ka? Nandito ako sa bahay ng tito kong doktor. Bro. Wala ako, bro. Ano bang sakit mo? Ano mo dito, bro? Kailangan ako. Bro, papunta na kami ni Sir Kiel. Ngayon nag-alala din siya during class natin eh. Totoo ba? Nag-alala? Ito, nakangiti. Ito sa akin yung address para mapuntahan ka na namin. Basta bro ah, huwag kang bibitiw. Huwag kang susuko, papunta na kami. Hintayin mo lang ako ah. Papunta na ako para sa'yo. Think positive lang siya. O, kaya siya nakangiti. Happy lang. Sige bro. Papasin ka lang sa tito ko yung address. Bro,
Saan pupuntan niya? Ayan, mali, mali, malinis na yung unan. Oo, malinis na yung unan. Punta na kaya natin siya. Sige po, sir. Yung burger! Hindi mo nakain yung burger! Sayang yung burger! Dito? Oh, David! Doon madali mo nakita yung bak... Si Tito para sa kapitan! Iboto natin ngayon na lalapit na eleksyon! Si Tito! Si Tito ang ganda ng bag! Ang ganda ng belt bag ni Tito dito! Ayoko na! Bakit kayo ganyan? Bakit ganyan yung mga friend ko? Pinapatawa niyo ako! Gabing-gabi na! Okay, ituloy na natin to. Ay, dito, ito mo pala si Sir Gail, Prof. Kula, Mini Kurt. Eh, nangyari po sa kanya yung incident during his class boxing, kaya nag-aalala po siya. Good afternoon, sir. Kaso po kayo nang makita ni si Kurt. Si Kapitano, si Kapitana, guys. Nandito na sila, baby. By the way, sir, ako rin po pala ang personal doctor nito. Nice to meet you po ulit. Kamusta na po si Kirk? Well, actually, si Kirk is nasa critical condition na. And nakuusap po yung hospital kung saan siya nagpapagamot. And I found out na hindi na siya nagpapadialysis. At saka hindi na rin siya nag-detect ng kanyang mga medicines. And it was really dangerous to his health. That's why may laso na sa katawan niya ngayon. Dok, paano po yun? Kasi every time naman he attends my class, okay, walang problema. Well, it really happens eh. Today, okay siya. Maybe tomorrow or other day, hindi na okay yung katawan. Parang si Tito yung mukhang may sakit. Oo, tingnan nyo. Parang si Tito yung mukhang may sakit. Parang siya yung kailangan pumunta sa hospital. Charing lang! That's why you really need to have an immediate donor para sa kanyang kidney. If may kakilala kayong pwedeng mag-donate, please tell us if you can. Nagtanong pa kung may kakilala, bakit hindi ikaw, Tito, unahin? Bakit hindi ikaw yung mag-donate? Ikaw yung kamag-anak, Tito. Bakit? Bakit dito? Charita! Tito. Hindi ako makapag-concentrate sa si Tito kasi.
dyan. Nagtapong-tapong sa klase kanina, di ba? Gusto ko mangyari sa'yo? Uy! Uy, tumayo ka na dyan! Ano ba gusto mong gawin ko? Assignments mo? Projects? Gagawin ko lahat! Basta gumising at lumaban ka lang. Parang hindi ako naniniwala. Magsaring. Sobrang dami sa'yo. Kaso wala eh. Hindi ko kaya. Lumabas na simula ba na palag tayo? Gusto na kita. Umamin na si kuya mo, oo. Bakla ako. Hindi ko masabi sa iyo kasi baka naiwan mo ko. Natakot ako na. Parang hindi ako naniniwala na bakla ka. Parang si yung bakla. Ito na naman, hindi ako mamakonsentrate. Ito na, ito na, ito na. Seryoso na, seryoso na. Baka yung pagkikling best friend natin, mawala pa. Tapos na. Tagay na naman, girl! Bakit ba ang bulag-bulag mo? Alam mo kung wala kami, sana patay ka na! Bakit hindi ko maramdaman? Bakit hindi ko maramdaman siya sa akin ng pagpapahasok? At saka bakit maraming pwede namin-rami ng tao? Ako pwede naman ang putas kinakas na tawagin, girl! Oh my God, ano, mukhang ma-drama next week. Oh my God, so abangan natin. Oo, ang susunod na kabanata. Oh my God. At ayan na guys, ang episode 2 ng ano, ng Love by Filler. Fella. Bahala na po kayo. Ayan. So, ayan na nga. At least dito sa series na to, ayan, umamin siya na ng feelings niya. So, actually, may mga ganyan talaga, no? Sometimes sa pag-ibig talaga na yung mga best friend natin or yung mga kaibigan natin, sometimes may mga tao talaga na kinikip na lang nila yung ano, yung nararamdaman nila dun sa best friend nila, di ba? Na, kasi iniisip nila baka masira yung ano, yung pagkakaibigan nila o yung nabuong friendship nila. Kasi ganun eh, di ba? Usually, may mga magkaibigan, naging sila. Tapos alam mo yun, after nag-break up, wala na. Di ba? Hindi na rin na-save yung relationship, hindi na rin na-save yung friendship. Di ba? Ang daming magaganyan. Aminin nyo yun, guys. Di ba? Kaya, sometimes may mga ganyan talagang situation na, ano, na mahirap sabihin sa, ano. Kasi nga, pinaprotect natin yung nabuo nating pagkakaibigan. Kasi,
yung mga ganito kasing situation, basta masakit. Oo, basta masakit. Ayoko na mag-talk. Baka may masabi pa ako. Experience ko yan. Charay! Charay na. I fall in love with my best friend. Ganun, ganun. So, guys, ayan na nga, guys. Subaybayin lang natin. Tingnan natin. So, parang feeling ko narinig. Kasi based sa, sa susunod na kabanataan niya, di ba? Parang hindi ko maramdaman yung pagmamahal na ganyan. So, tingnan natin ang next na kabanata or next na episode 3 nitong series na to. So, sana supportahan niyo, subaybayin niyo itong series na to, guys. So, marami tayong matututunan din regarding iba-ibang klaseng pag-ibig. Ayan. So, guys, magpapasalamat. Natatawa na naman ako pag nangalala ko si Tito. Sorry, guys. Guys, disclaimer, mga kaibigan ko yung mga yan. Ayan, kung nakikita nyo mga ino-cry ko sila, ayan, mga kaibigan ko po talaga yung So, guys, baka humaba pa tong reaction na to. Magpapaalam na po ako, guys. Guys, muli, ito bang yung Christian Bay? Ang taong marupok, pero hindi pokmok. My God!